ang bandang Bamboo ay sumikat dahil sa mga pasabog nilang mga awitin, gaya ng Mr. Clay. Hallelujah! Masaya! At ang pinakatumatak ay ang Noy P. Ang kanilang tugtugan ay alternative rock, hard rock, at fusion jazz na pinabigat ng apat na musikerong nagtataglay ng kakaibang husay sa larangan ng musika. Pero sa kalagitnaan ng kanilang nakuwang tagumpay at kasikatan, eh bakit bigla na lang nabuwag ang kanilang banda? Sa video na ito ay ating tatalakayin ang kwento ng kanilang grupo. Paano ba sila nabuo at ano ang naging dahilan kung bakit bigla na lang na-disband ang kanilang banda? Shoutout sa ating mga tropa na sina Princess Rivera, Clint Montenegro, Raymond Makapagal ng Pampanga, Aristeo Rosario, Isid Roy. At lubos po akong nagpapasalamat kay Bamboo Portes na nagbahagi ng materyales para sa video na ito. Bago magsimula ang Bamboo, ang gitaristang si Ira Cruz ay membro ng grupong kapatid at ng bandang Passage na kung saan ay kasama niya ang drummer na si Vic Mercado. Pero noong taong 2000 ay nag-quit na rin ito sa banda dahil masyado na siyang na-burnout. Pabalik na sana noon sa US si Ira. Pero isang araw ay nakausap niya si Nathan Asarcon at inaya siya nito na sumama dahil gusto ni Nate na magbuo ng banda. Ikwinento rin sa kanya ni Nathan na uuwi ng Pilipinas itong si Bamboo Manyalak at ito ang magiging bokalista. Kaya noong 2003 ay nabuo na nga ang kanilang banda. Si Bamboo sa vocals, si Nathan sa bass, si Ira Cruz sa guitar, at si Vic Mercado sa drums. Noon ngang dumating si Bamboo, ay kaagad silang nag-jump sa isang rehearsal studio sa Cubao. Una nilang inareglo ang kantang Noy P. Masayang masaya sila noon habang sila ay nagtutugtugan. Dahil na rin siguro ay nakikita ng mga ito na napakalaki ng potensyal ng kanilang grupo. Dahil nagsama-sama ba naman ang tatlong musikero na may taglay na kakaibang talento sa musika, tapos ay nasamahan pa ng isang Bamboo Manyalak, eh siguro ay alam nyo na ang magandang kakalabasan at matatawag na isa silang supergroup. Si Bamboo at Nathan ay dating mga miyembro ng River Maya. Matatandaan na umalis dito si Bamboo Manyalak noong taong 1998 at mas piniling manirahan sa US. Wala pa ang bandang Bamboo ay una nang binuo nila Nathan at Ira Cruz ang kantang Noy P. Gagamitin dapat ito bilang isang soundtrack sa pelikula ni Bong Revilla noong 2002. Ang plano pa nga noon ay si Bamboo Manyalak at si Carl Roy ang kakanta. Pero hindi naman napili ang nasabing awitin. Dahil di umano'y hindi nagkasundo sa presyo. Kaya naman noong mga oras na yon ay napagpasyahan nila Nathan na sarilihin na lang ang kanta. Ang grupo ay palaging nag-iinsayo sa bahay nila Ira Cruz. Pero isang araw, habang sila ay nagre-rehearsal, ay inalok ang mga ito ng kakilala nila na isang event coordinator kung gusto ba nilang tumugtog sa isang bar sa Makati. Pumayag naman ang grupo dahil kesa nga naman nagkukulong sila sa isang maliit na praktisan, eh doon sa bar ay makakapag-insayo na sila na may libre pang beer. Umabot naman ang 3 buwan bago sila nakabuo ng isang album. Pero wala pang pangalan ang kanilang banda noong mga oras na iyon. Nang magkaroon ang grupo ng isang gig sa Ateneo de Manila, eh sasampa na nga sila sa entablado nang wala pa silang band name. Dito naman nakita ni Ira Cruz ang name tag ni Bamboo, kaya naman naisip nito na ang tawag mismo kay Bamboo ang gamitin bilang pangalan ng kanilang banda. Pero ayon sa isang pahayagan na nabasa ko, eh hango daw ito ng banda sa isang literal na puno ng kawayan o bamboo tree na sumasagisag na pagka nagsama-sama ay magtataglay ng sobrang lakas o tibay. At base sa aking opinyon ay mabigat talaga ang tugtugan ng bandang Bamboo. Dahil nandyan ang mga singkupadong palo ni Vic Mercado sa drums, ang progressive guitar chords at solo ni Ira Cruz, at malupit na bassline ni Nathan. Kaya naman kahit 3 lang sila na instrumentally sa kanilang grupo, ay makapal at busog pakinggan ang kanilang mga tugtugan. Sa totoo lang, nung sumikat ang kanilang banda, ay ang mga kanta nila ang pinag-aaralan kong tugtugin sa gitara.
At isa pa sa ikinagulat ko noong mga panahon na yon ay ang hinahangaan ko palang bokalista ng Bamboo ay dati palang vocalist ng River Maya. Hindi pa kasi ganun kalaganap ang internet noong mga panahon na yon. Bumalik tayo sa ating talakayan. Ang grupo ay pumirma ng recording deal sa EMI Records at inilabas ang kanilang debut album na pinamagatang As The Music Plays noong 2004. Nakapaloob dito ang kanilang mga singles na Noy P, Mr. Clay at Masaya. Kaagad naman itong nakatanggap ng mga papuri mula sa kanilang mga tagahanga. Ang kanilang album na ito ay nag-double platinum. Kaya naman nagkaroon ito ng 2-disc repackage version na inilabas noong October 25, 2004. Sila ay nakakuha ng napakaraming parangal sa Awit Awards, NU107 Rock Awards at MTV Pilipinas noong 2004. Ilan na nga dyan ay ang Song of the Year, New Local Artist, Group of the Year, Favorite Song Video, Artist of the Year, Listener's Choice at napakarami pa. Si Bamboo Manyalak ay nakakuha ng award bilang Vocalist of the Year. Si Ira Cruz naman ay naging Guitarist of the Year at Drummer of the Year ay si Vic Mercado. Noong 2005 ay inilabas ang kanilang second album na pinamagatang Light Peace Love na naglalaman ng mga single tulad ng Hallelujah, F You, Much Has Been Said, Truth at Peace Men. Ang album na ito ay nag-platinum. Siyempre ay humakot na naman ito ng mga parangal sa kaparehong taon. Si Bamboo ay muling itinanghal bilang Vocalist of the Year. Ganon din si Vic Mercado as Drummer of the Year. At si Nathan Asarco naman ay naging Best Bassist of the Year. Naging kaliwat kanan ang mga nakuhang parangal ng bandang ito na halos hindi na nga mabilang sa dami. Naging representative ng Pilipinas ang bandang Bamboo noong 2005 sa EMI Southeast 3 Day Annual Regional Conference sa Singapore. Noong 2006 ay ginawa nila ang official soundtrack ng palabas na Runin na pinamagatang Argos. Noong 2007 ay nilabas nila ang kanilang third album na pinamagatang We Stand Alone Together kasama ang kantang So Far Away at mga cover song gaya ng Tatsulok na mula sa bandang Buklod at Probinsyana na nagmula naman sa bandang Anak Bayan. Ang bandang Bamboo ay nakasama sa mga compilation album gaya ng Full Volume The Best of Pinoy Alternative. Kasama rito ang As The Music Plays na Jam Version, Runin OST 2007 Star Music, Astig The Biggest OPM Hits noong 2008 at Platinum Hits Collection noong 2011 na inilabas ng Polyes Records. Sa kabila ng pagiging abala ng grupo sa mga tour at kabi-kabilang mga gig at concert, ay nagkakaroon naman sila ng pahinga sa tuwing bago pumasok ang araw ng Kapaskuhan. At muli silang nagsasama-sama sa pagsapit ng ikatlong linggo ng Enero. At dito ay pinag-uusapan nila ang mga plano ng kanilang grupo. Noong 2008 ay nailabas ang ikaapat nilang album na Tomorrow Becomes Yesterday. Nakapaloob dito ang mga singles tulad ng Kailan, Muli at Kalayaan. At dalawang araw matapos itong mailabas ay kaagad itong nag-platinum noong September 28 noong taong ding iyon. Ang Bamboo ay masasabing isa sa naging pinakabigating banda sa Philippine music scene noong panahon nila dahil talagang nakuha nila ang matamis at tugatog ng tagumpay at hindi na rin mabilang ang mga natanggap nilang parangal. Pero katulad ng kwento ng ibang nabuwag na banda ay ganito din ang sinapit ng Bamboo. Ayon kay Ira Cruz, sa isa niyang interview sa channel ni Sir Paco Arispacochaga, ay dumating daw ang pagkakataon na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mga miyembro dahil na din sa palagi silang magkakasama sa mga tour, concert at paggawa ng mga albums, eh hindi na naiwasan na nagkaroon sila ng mga alitan sa isa't isa. Kabilang na nga dyan ang naging tensyon sa pagitan ni Nathan at Bamboo. Kaya nun nga mag-meeting sila, ay pinakita ni Bamboo ang kanyang listahan ng mga ayaw niyang gawin. At ang naging reaksyon naman ni Nathan ay sinabi niyang buti na lang ay ayaw ko na rin gawin ang mga yan. At doon na nga nagtapos ang kanilang banda. Kaya noong January 9, 2011 ay napabalitang ang kanilang grupo ay tuluyan ang nabuwag. Kinumpirma ito ni DJ Casey Montero sa istasyon ng radyo sa Wave 89.1.
At noong January 11 ay pinatotohanan nga ni Bamboo ang kumakalat na balita na sila nga ay disband na sa pamamagitan ng isang post sa kanilang official website. Pero ilang buwan lang matapos mabuwag ang kanilang grupo ay muli silang nagbuo ng banda na tinawag na Hijo na pinangunahan nila Nathan Asarcon, Ira Cruz at Vic Mercado. Kasama ang mga bagong miyembro na sina Juji Lerma at Jay Orduña. At sa kaparehong taon noong November 2011, ang kanilang frontman na si Bamboo Manyalak ay nagsimula ng pasukin ng kanyang solong karera. Sa ngayon ay mukhang malabo pang magkaroon ng reunion ang bandang Bamboo, pero ang sabi naman ni Ira Cruz, baka after 5 years ay mangyari na. Mahigit kumulang 13 taon na rin kasi ang nakararaan buwat nang sila ay maghiwa-hiwalay ng landas. O baka naman paabutin nila ito ng saktong 2 dekada mula nung madisband ang Bamboo bago sila magkaroon ng reunion. Kaya abangan na lang natin. Sa kabuuan, ang Bamboo ay nagkaroon ng 4 na studio album at 4 na compilation. Salamat po mga idol sa inyong walang sawang pakikinig.